Marami umanong demands ang aktor na si Enrique Hill, kaya hindi siya natuloy lumipat sa GMA7. Ito kasi ang isa sa topic ni Nanay Christopher Min sa kanilang programang Showbiz Now na. Ito raw si Enrique ang dami-daming hinihingi. Hiniling daw ng aktor na isama ang direktor at writer at ang personal assistant na nakatrabaho niya sa Kapamilya Network ang gusto niyang makasama sa gagawin niyang proyekto sa Kapuso Network. Sa pagpapaliwanag ni Nanay Christie, ang gusto raw ni Enrique ay kasama ang mga writers niya sa ABS-CBN, ang direktor na hahawak dapat direktor din mula sa ABS-CBN, at ang mga production crew ay hahakutin din niya. Paliwanag naman ni Nanay Christie ay hindi na ito noong panahon ng kasagsagan pa ng tambalan nila ni Liza Soberano. Kailangan na umano niyang tanggapin na hindi na siya ganun kasikat. Marami na rin umano ang masikat sa kanya. Dagdag pa ni Nanay Christie, nagre-reklamo kayo na wala kayong trabaho mula nung pandemya. Nagsarado pa ang estasyon nyo. Nagre-reklamo kayong wala kayong pinagkakakitaan. Ngayon na merong magbibigay sa inyo, inuunahan nyo naman yung mamumuhunan. Minaliit umano ni Enrique ang mga manunulat ng GMA7, pati na rin ang kapasidad ng mga direktor at mga production people. Pahayag pa ni Nanay Christie, tama na ang kesyo-kesyo ng mga artistang wala nang maipagmamalaki na kinang na bituin. Sabi nyo na kailangan nyo ng karagdagang kikitain para pumasok sa inyong kaban, pero andyan na ang pagkakataon, ang oportunidad. Pero ang gusto nyo naman ay kayo ang masunod. E di mag-produce ka ng sarili mong show. Kunin mo yung mga gusto mong makatrabaho. Ikaw ang mamuhunan. Ikinumpara din ni Nanay Christie ang love team nila Liza at Enrique sa love team ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, na umano'y nananatiling matatag ang samahan. Wala na umano ang tambalang Liza at Enrique. Ayaw ang tumaya dito kay Enrique Hill na eh. Parang ayoko nang tayaan niya. Ganun. Bakit? Eh kasi naman, paano mo man tatayaan yung Diyos kung masyado maraming dinidemand? Ay, demanding. Kasi dapat lilipat siya ng GMA7. Mm. Dapat ay nagpa-pitch sila ng proyekto na gagawin niya. Pero ang balita, ang gusto pala niyang mga bagay-bagay ay hindi naman maaaring bigyan ng katuparan ng network na pinasok niya. Una, ang gusto niyang maging writer ng kanyang show, taga ABS-CBN. Ay! Ang gusto niyang maging director, nakatrabaho niya dati sa ABS-CBN. Oh, ay! Karamihan ng mga production people na magmamando dun sa kabuuan ng serye, taga ABS-CBN. Ah. Hindi ba? Nakakaloka. Ay, di sa ABS na lang siya. Yun na nga. Nagre-reklamo kayo na wala kayong trabaho mula nung pandemya. Nagsarado pa istasyon nyo. Nagre-reklamo kayo na wala kayong pinagkakakitaan. Ngayon na meron ang magbibigay sa inyo, inuunahan nyo naman yung mamumuhunan. Di ba? Una, minaliit mo ang mga manunulat, ang mga writers ng GMA7. Mm. Lalong minaliit mo ang kapasidad ng mga director at ng kanilang production people. Yan ba ang kakabili ng bakod? Ikaw ang dapat masunod, hindi dapat, dahil ang mamumuhunan ang network, di ba? Bakit pa hindi siya pwede sundin? Sana kung panahon ito noon, nung kasagsagan pa ng kanilang pangalan ni Liz. Liz Ken nga, ito pwede ka. Pero ako nakakalungkot lang, di ba? Parang naiwan sila pareho. Pero ako sa totoo lang, Ate Christie, dapat ito si Enrique Hill, walang ganyang attitude. Oo! Attitude, kasi dapat ipasok niya sa isipan niya, una, hindi na siya ganun kasikat. Pangalawa, tulad ng sinabi nyo, wala nang diske. Pangatlo, at higit sa lahat pa rin ang masasabi ko sa kanya, eh marami nang masikat sa kanya. Ayun na. At saka yung punto de vista ng isang kapitalista, papahayag ba naman ang GMA7 na sa kanila ang produkto pagkatapos ibang tao ang hahawak? Hindi naman tama yun. Unang-una ang mamumuhunan dito, ang network, ang estasyon. Artista ka lang nila, diba? Ang bubuo ng balangkas nitong seryeng ito, sila, ang network. Saan kaya nakuha yung idea na gano'n na yun? Yung baka may mga nagsasabi sa kanya na, Enrique, kung gagawa ka doon, bikinime. Na bikinime lahat sila. At ang magaling na aktor, Ate Christie M. Rommel, wala yung sinisino na sino ang direktor, sino ang ganito. Wala ang mahusay na aktor. Pag inilagay ka sa antiblado, ikilis ka, iiyak ka, tatawa ka dahil mahusay kang aktor. Pero kung marami kang pinipili na, eto ang direktor mo, ito ang cameraman mo, ibig sabihin nun, marami kang takot sa puso mo, hindi ka mahusay na. Oo. Oh. Eh kasi, di ka hong ka pala. Hindi niya ba alam na ang ganda-ganda ng sana? Sana talaga. Ano, tama na ang kesyo-kesyo ng mga artista na wala nang maipagmamalaki na kinang ng between. Wala na ang kesyo-kesyo dahil sabi nyo nga, kailangan nyo ng karagdagang kikitain para pumasok sa inyong kaban. Pero andyan na pala ang pagkakataon, ang oportunidad. Ang gusto nyo naman ay kayo ang masunod. E di mag-produce ka ng sarili mong show. Kaya ba yun? Kunin mo yung mga gusto mo na makatrabaho. O ikaw ang mamuhunan, di ba? At ang tanong dito, nasaan na, marami pa ba ang susuporta sa Enrique Hill? Hindi, saka lang ko tatanong mo, nasaan na ang Liz Ken? Yung pa yun? Nasaan nga ba? So, asan, inahanap
hinanap nga natin, oh, di ba? Oh. Sa totoo lang, ang tangi na katayo ngayon. Ay, eto. Oh, ang last love team. Oh. The only love team standing. Katniel. Katniel. There he is. 11 years. Asan na si Enrique? Walis. Nasaan na si James Smith? Si James Smith? Oo. Oh. Si James Ednay? Oo. Oh. Nakikipagkulan. Oh, ayun. O nga, pagbawa mas dumati, Christy, kung iisipin mo, no, sabay-sabay na almost nililisad yung tatlong grupo na yan. Love team na yan sa ABS-CBN, no? Pero lahat yung dalawa na wala. Anong meron si Catherine Bernardo at Daniel Padilla na wala yung dalawang grupo? Yung network kasi hindi na nila kayang kumpulong. Saka staying power. Oo. At saka diba na yun kasi nung meron pa silang ano, prangkisa, kaya nilang protektahan yun kasi maraming nanonood. Saka eh ngayon, kailangan talaga magbitiw sila na kung saan lang tayo, sure, ito na lang puhunan natin. Oo, so, dapat alam ni Enrique na panapanahon ito. Kung noon, dumating yung panahon nyo ni Liza Soberano, aba, eh, sinamantala nyo naman yon. Pero tanggapin naman natin ang katotohanan na ngayon, wala na kayo sa gitna ng entablado. Di ba? Hindi na kayo nandito ngayon. Kakantahan na lang natin na, umang lahat ay may katapusan. Philippine Showbiz.